Tinikita ng mga sakyang hindi otorisadong dumaan sa EDSA Busway, kabilang ang ilan sa sakyang mismo ng gobyerno. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Nasa 6 na government vehicles yung natikita ng mga tauhan ng SAIC sa kanilang operasyon. Dito po yan sa Main Avenue sa Cubao sa Quezon City. Maaga nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC laban sa mga sasakyan na hindi otorisadong dumaan sa EDSA Busway. Lahat na natikitan ay mga government vehicle. Kabilang na ang Sapideya, AFP, dalawang MMDA shuttle bus at dalawang barangay ambulance. Giit na mga driver ng dalawang MMDA shuttle bus, may memorandum sila na may petsang February 20, 2024 na nagsasaad na pwede silang dumaan sa busway. Ipinakita nila ito sa SAIC pero tinikitan pa rin ng driver. Sinusubukan pa natin makuha ang panig ng MMDA kaugnay nito. Todo paliwanag naman ng mga driver ng dalawang ambulansya ng barangay na naghatid ng pasyente sa dalawang ospital. Ang isa ay pauwi na sa Carmona, Cavite habang isa ay pabalik na sa Pateros. Ay, tignan nyo naman ang sistema ng traffic sa kabila. Ay, kung dito ako dadaan, ay, bago ako makarating daw sa amin lugar, maano na oras. Pero sir, alam nyo bawal? Hindi ko naman alam na bawal eh, kasi pag kami naghahatid ng pasyente sa East Avenue or sa NKTI o sa Land Center, dito kasi kami nadaan eh. Humingi po kami ng pasensya. Dahil bagong driver po ng ambulance sa barangay, wala po kaming, pauwi na po kami. May tawag lang po sa barangay namin na pipikapin ngayon na iatid. Kaya po napamadali kami dito kami dumaan sa busway. Samantala, Iga, nagpapatuloy ngayon yung operasyon ng SAIC. Dito po yan sa Main Avenue sa Cubao. At meron pa po nadagdag dyan na isang ambulansya ng barangay na pauwi naman ng Chaong Quezon at naghatid din ng pasyente. Linawin lamang natin yung mga natikitan na barangay ambulance po dito sa operasyon ng SAIC. Ito yung mga wala ng laman na pasyente at pauwi na sila. Noong namang meron silang pasyente na ihatid pa lang sa ospital dito sa Quezon City, ay pinayagan naman silang makalusot. At meron din tayong mga nakita ng mga ambulansya dito na dumaan na merong sakay na pasyente na hindi naman natikita na tuloy-tuloy lang yung kanilang pagdaan dito sa EDSA Busway. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.